naman dialects natin sa Pilipinas, no? Sa Bisaya ay kapayas. Tagalog ay papaya, no? Papaya. Tapos sa English, papaya rin, no? Eh, Tagalog ba ng papaya ay papaya rin, no? So yan, no? Nagkakaiba lang sa mga tinatawag natin makaibigan na yung tinatawag po natin na ano na scientific name, no? Kasi nagkakaiba na tayo doon. So ganun po makaibigan, no? So yan, napakaganda, no? Na yan, nature yung ating. Tapos yung mga vegetable na yan, alam mo makaibigan, mayroon akong na yung kamunggay pala sa Kwan, sa Bisaya. Malunggay po sa atin, no? Sa English, malunggay din po. Malunggay sa Filipino. So ngayon, malunggay, ang ginagawa ng kakilala ko po ay parang ano lang, parang mayroong group na parang pinapainitan lang nila ng kunti. O kaya binablanch lang po. Doon, halimbawa mainit na tubig, no? Ilagay natin sa malaking lalagyan, tapos i-blanch doon. Ibig sabihin, ano lang doon, ilagay lang doon yung malunggay at saka iahon. Tapos yun na, no? Kasi ang purpose doon, parang i-disinfect lang po siya. So, ibig sabihin, grabe daw ang kwan yan, ang nutrients, no? Grabe ang potensya ng gamot doon, no? So, mayroon akong isang, ang kapatid ng aking kaibigan, no? Nagpa-check up po siya, tapos na find out ng doktor na cancer, no? So ngayon, dahil walang pera, sabi ng doktor, Inday, kasi sa kuan yung nangyari. Hindi naman sinabi ng doktor na dahil wala kang pera, ganito. Sabi niya, ang suggestion ko lang. Kasi siyempre, halimbawa, magpa-chemo, radiation, mahal. So sabi niya, Inday, ganito na lang. Siyempre, ilunggo yung usapan nila, ilungga yun. So, magdikdik ka every morning ng malunggay. Magdikdik ka ng kamunggay. Tapos sa pan, balunggay pa, balunggay. O dikdik ka ng malunggay, katasin mo yan na kalahating baso, no? So sa una makibigan, nahirapan siya. Kasi siyempre, hindi pa siya nanay. Pero alam mo ba na bandang huli, parang hindi niya naramdaman ang pait ng malunggay at gumaling siya sa kanyang kanser. So, ibig sabihin, makaibigan, na ang hilaw na hindi na proseso, okay, kahit na blanch lang siya, okay lang siya, para ma-disinfect siya, ay napakalaking tulong po sa bawat isa sa atin, no? Kaya, back to nature po tayo, no? So, pag tingnan natin dito sa paligid, maraming pananim si Kagawad Tunya, no? Diba na ano natin yan, no? Na kikita natin may mga malunggay. O kung sari-sari. Kaya nananalo sila sa sabi ng taga DOST, no? Eh, palaging nananalo ang barangay po na ito. So yan, no? So back to nature po tayo. Mahalin natin ang ating katawan, mahalin natin yung ating sarili, kasi wala namang ibang magmahal kundi po tayo. So yan, makaibigan, no? So doon ngayon, no? So ang ginagawa ng isa pa ng aking kakilala, 'di ba, halimbawa yung kwan, malunggay, linalaga niya po muna yung kwan. Yung ano ba ito, yung lemongrass, tanglad, kasi maraming tanglad, eh. Linalaga niya po yung tanglad. Tapos pag na mabango na, lagyan niya siyempre ng mga ricados, no? Sibuyas, bawang. Ahos kasi, ang bawang po kasi, ahos sa Ilunggo. Lagyan niya ngayon yung bawang, kamatis, di ba masarap na, no? Mabango. Tapos ilagay niya po ngayon yung malunggay. No? So, di ba kumukulo, ilagay niya lahat ng malunggay, tapos saka, i-stop niya yung apoy. Tapos doon na lang maluluto yung malunggay, no? At alam niyo ba, makibigan, yun ang kanilang selbing sabaw. So ang sabaw nila na, 'di ba, pag magkain tayo sa mga
Halimbawa, sa kung ano mga fast food, humingi tayo ng sabaw. Tapos sa mga restaurant, may sabaw. So ngayon, mga kaibigan, yun po ang kanilang sabaw. Nature yung kanilang sabaw, no? So, i-advocate po natin, mga kaibigan, no? So, linaga po na lemongrass, may sibuyas, kamatis, at saka, siyempre may luya pa, no? At saka may malunggay. Napakasarap na sabaw, mga kaibigan. That is nature. Tapos kung halimbawa, mayroong isang isda, ilagay po natin yung isang isda, no? So, hindi naman na nag-ano tayo, no? Hindi naman ibig sabihin yun na tayo ay nagiging kuripot, no? O kaya naging masyado tayong matipid sa ulam. Pero pag ating i-analyze sa mga kaibigan, napakaganda. Dahil napakalaking tulong sa ating katawan, dahil alalahanin po natin, let your food be your medicine. Hiramin ko po, may nagsabi nito, may author nito, nakalimutan ko lang. Hayaan natin ang ating pagkain ay ating gamot, at hayaan natin na ang ating gamot ay ang ating pagkain, no? So, di ba, no? Napakaganda pag yun po ang ating